Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa akin channel. Narito na nga ating pagkatutukan sa Batang Quiapo Advance Episode Latest Update. Dito nga na magkakaharap itong si Santino at ito ngang si David. Dahil sa di umano na isinama nga ni Lucio itong si Santino. Dahil sa pilitan nga silang sasama dito sa grupo naman ni Mr. Wu upang makilala nila itong kanilang produkto. At sakto naman na pinalusob dito ni Ramon itong mga Red Phoenix. At kinakailangan nga daw na wala itong ititira ni isa sa kanila. Kaya napalaban ang mga ito. Nang sumugod nga itong sina David kasama itong si Olga. At laking gulat nga dito ni Santino nang makita niya itong si David nakasama ng mga Montenegro. At pati rin itong si David nakita itong si Santino na kung ano daw ang ginagawa, bakit kasama niya itong mga Red Phoenix. At nagkatutukan nga itong dalawa. At dito naman na sinabi ni Lucio kay Santino na kinakailangan na nga daw nilang tumakas bago pa sila matudas. At dito naman na nahulog na nga sa sariling bitag itong si Tisay sa plano dito ni Tanggol. At pinuntahan nga ni Tanggol sa isang bar itong si Tisay dahil pumasok ng araw ito. At dito niya natila nagkukunwari si Tanggol na walang alam na ninakaw nga dito ni Tisay ang kanilang sasakyan. At dito na sinabi ni Tanggol na papaano daw siya mababayaran nito. At ang sabi naman ni Tisay dito nga kay Tanggol na maghintay-hintay lamang at pag-iipunan daw ni Tisay ang kanyang utang. At sinabi ni Tanggol na pwede naman daw niyang hindi bayaran ito basta samahan lang daw itong si Tanggol na makipag-date itong si Tisay sa kanya. At wala naman daw naging problema, yan naman ang saan ni Tisay. At dito na nga na isasama ni Tanggol itong si Tisay sa kanilang hideout kung saan doon niya isakatuparan ang kanyang plano. At nang makarating nga doon, tila binubula naman ni Tanggol si Tisay subalit mas matalino nga itong si Tisay at nilagyan niya ng pangpatulog itong inumin dito ni Tanggol at maya maya nga ay nakatulog nga ito. Nagkukunwari itong si Tanggol na nakainom at nakatulog siya nang makarating nga itong si Tisay at ang kanyang mga kasamahang grupo na kukunin daw nila lahat-lahat ng mga magagandang sasakyan dito dahil humanga nga itong si Tisay na ganito pala kayaman itong si Tanggol. At dito naman na binabantayan ng mga kaibigan ni Tanggol itong si Tisay. At nang makaalis nga ito at sinabi ni Divina na sundan daw nila ito at habulin. Dito naman sinabi ni Tanggol na huwag nilang sundan baka makahalata ito. Hintayin daw nila na malaman nila kung saan nila dadalhin itong mga sasakyan at malaman nila itong kanilang mga hideout na pagtataguan. At hinahanda na nga dito ni Tanggol ang kanyang armas pati na rin itong kanyang mga kasama. Samantala, dito na nga ba masisibak sa serbisyo itong si Rigor dahil sa paghihiganti dito ni Lena sa mga nasabi ni Rigor at nasaktan ito. Dahil pinagsisihan nga di umano dito ni Rigor na kung bakit nakilala niya itong si Lena at nagkaroon pa sila ng relasyon. Dahil sa silos na rin na nararamdaman ni Rigor dito sa ipinadalangan ni Lena, kaya mas lumala pa lalo na dapat hindi daw niya sasaktan si Marites, baka maisipan na gantihan daw siya sa kanyang mga ginawa. At wala na ngang pakialam ngayon itong si Rigor dito nga sa relasyon dito ni Lena at pinutol na nga daw niya ito. Kaya pagbabayaran naman daw dito ni Rigor ang lahat ng ginawa ni Lena sa kanya. Kaya sumugod sa presinto ito ngang si Lena at nag-iskandalo ito at hinahanap itong si Mr. Suarez. At dito naman na pinigilan ni Mando itong si Lena at maya-maya narinig ni Suarez na may nagsisigaw sa baba at dito na sinabi ni Lena na ibinahay nga daw siya dito ni Rigor at hindi lang ito dahil minaltrato at binugbog nga daw siya. Hindi sukat akalain ni Mando na gagawa ng istorya itong si Lena at kunwari na nasasaktan siya. At dito na kinausap agad ni Suarez itong si Rigor at sisiguraduhin nga daw na masisibak si Rigor sa serbisyo dahil nga sa mga sinasabi dito ni Lena. At dito sinabi ni Rigor na nagkukunwari lamang itong si Lena na binugbog.
At ito ang malala dahil nagkita itong si Lena at Marites sa Quiapo at sinugod niya itong si Marites at sinaktan. At hindi naman lumaban si Marites at tumakbo ito hanggang sa hinabol ni Lena at dito siya nahulog. Kaya humingi si Marites ng tulong. Kaya yan ang ating abangan sa Batang Quiapo. Marami pong salamat.